Alam mo, alam ko yung iba sa inyo, hindi gusto si Sara Duterte, no? Ating Vice President. Pero alam mo, if there is one thing about this person, hindi ko masabing pareho sila ni Pangulong Duterte, pero in terms of tapang, anak ng wedding, mas matapang ba yung Vice President natin kaysa sa Presidente? Talagang, alam mo, sinabi niya, ito, tigil pasada na to, communist to eh. Communist-like to eh. Communist-inspired to eh. Isipin mo yun, yung presidente natin nung tinanong siya about the ano, Di ba? Nung tinanong siya na anong gagawin na, isipin niya na, eto, nung nakita niya mag-i-strike, alam niyo, pambibwisit lang kayo eh. Nanggugulo lang kayo sa pag-aaral ng mga bata. Mga communist, ano kayo, inspired. Hindi, ha? Kaya nga sabi ko, kahit pa paano, ito tumatayo eh. Sana lang, Vice President Sara Duterte, tumayo po din kayo pagdating sa EDCA. Kasi kailangan namin ng matapang na boses pagdating sa issue ng EDCA. Parang wala ho kami nakukuha ang tapang ng boses kahit sa presidente. Diba? Sana ho, makakuha kami ng tapang din na. Kasi alam nyo, may punto naman siya dito. Alam mo ako, I am for modernization. Okay? Ng PUV. Kaya lang, ayoko lang yung how they are implementing it. Okay? Yun, medyo sabi ko, sabit. Dapat talaga i-subsidize ng gobyerno yung mga co-op to the point na mababa lang ang binabayaran ng mga mag-modernize. Kasi dapat talagang alalayan natin sila. Okay, yun ang ano doon. Pero yung pagrarally-rally nila, talaga naman pong perwisyo. Perwisyo, hindi po nila... I understand na minsan may kailangan mo i-sacrifice. Kaya lang, kawawa na nga po yung mamamayan natin sa pag-traffic-traffic na yan. Kawawa na nga po sa hirap pagsakay. Tapos magsisisigaw pa tayo dyan sa kalsada ng ganyan-ganyan. Hindi naman ho tama. Meron naman pong paraan para maiparating yung ating sama ng loob sa maling paraan kung papaano ma-modernize, pwede naman in other ways, di ba po? Sana lang, isipin nyo rin yung sino yung magsasuffer pag kayo po ay ipagpapatuloy nyo yan. Alam nyo, hindi lang po ang magsasuffer dyan yung mananakay. Ang magsasuffer ho dyan yung mga mismong nagmamaneho ng jeep. Hirap na nga sa buhay, tapos hindi nyo pa pagtatrabauhin. Tapos pag nagtrabaho, biglang minsan babatuhin nyo pa yung mga sasakyan nila, di ba? Kawawang kawawa naman. Kaya nga sinabi ni VP Sara dito, communist inspired, di ba? Yung ganyang klaseng style ng pagpoprotesta. May punto siya dito. Kaya sana po, sana lang, wag na hong ulitin ng ating mga jeepney driver ang pag-i-strike. Again, ako ho, kakampin nyo po ako na wag na hong ituloy yung style ng modernization na ginagawa ni Guadis ng LTFRB dahil ho, talagang kawawa naman po kayo. May pagka mali ho talaga. Sana i-subsidize ng gobyerno yung pagmo-modernize ng ating PUV. Pero wag naman po kayo magra-rally. Kawawa naman po. Kawawa naman po yung ating mga kababayan at kahit po yung mga jeepney driver na sasali dyan na walang trabaho, kawawa. Actually, ang nangyari nga nung isang araw po kasi, ito walang biro ito, nung isang araw po, dahil nga nag-prepare ang gobyerno, magaling ang gobyerno, maayos ang ginawa, mga MMDA, ang LGU, lahat nag-participate in helping yung transport strike. Ang nangyari, dumami ang mga transportation na libre. Lalong nalugi ngayon yung mga natirang hindi nag-strike kasi wala na sumasakay sa kanila, sumasakay na lang sa libre. Tingnan niyo na yung ginawa ninyo. Kayong mga manibela at saka piston na yan. Ano ginawa ninyo? Lalo lang yung pinahirapan itong mga jeepney driver natin, di ba? That is something that you have to understand and you have to consider, di ba? Kayong mga jeepney driver natin, wag ganun. Kawawa eh. Nakuha nyo na yung simpatsya ng tao na dapat hindi talaga i-modernize ng ganong kabigla. Pati mga senador eh, agree sa inyo eh. Di ba? Kaya lang, dahil dun sa transport strike, lalong nasira yung diskarte. Tama, mali.